Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang laghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuling mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya! Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa pamagitan niya, nakilala natin ang Ama. Siya ang daan patungo sa nais nating puntahan, ang tahanan ng Ama. Siya ang nagpahayag ng katotohanang anak siya ng Diyos at sa Kanya masusumpungan ang kasagutan sa lahat ng pagdududa, pangamba at walang hanggang pagtatanong tungkol sa buhay ng tao. At kung nanaisin nating tahakin ang alok niyang daan, at tupdin ang ipinahayag niyang katotohanan, tiyak tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalo. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabuti ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong tanging kapu. Sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero na Diyos, anak ng
at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesus Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya ang mga kapatid ay pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang Hentil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol at sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y
aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin ay magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang mga gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
kapayapaan at buhay patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakita sa akin ay nakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang mga kataga ni Jesus sa ating ebanghelyo na kanyang sinabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." At alam natin ang pinatutungkulan ng Panginoon na sa ating pagsunod sa Kanya, tayo ay Kanyang dinadala patungo sa Ama, patungo sa kaharian ng Diyos. Alam natin yan, na sa bawat pagsisimba natin, sa bawat punta natin sa loob ng simbahan, sa bawat pagtanggap natin ng Eukaristiya, dinadala tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno patungo sa kaharian ng Diyos, patungo sa Kanyang Ama. Pero kahit minsan alam natin ang mga bagay na ito, maraming pagkakataon pa din na tayo ay naliligaw ng landas. At tuwing kailan po tayo naliligaw ng landas? Sa mga oras na tayo ay nagbubulag-bulagan. Sa mga oras na tayo ay nagbibingi-bingihan. Sa mga oras na tayo ay nagiging pipe upang sundin ng mabuti si Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito,
ipinapaalala sa atin na si Jesus ay hindi lamang tagaturo ng daan, na si Jesus hindi lamang siya ang nagbibigay ng direksyon. Bagkus ang paalala sa atin sa araw na ito na siya ang tunay at tamang daan. He's not just there to point or to give us direction, but He is truly the way. Kaya nga mga kapatid, sa mga oras na hindi siya ang nagiging daan ng ating buhay, yan din ang mga pagkakataon na tayo ay naliligaw. At paano natin nasasabing tayo ay naliligaw? Sa mga pagkakataon na mas pinaniniwalaan natin ang sinasabi ng mundo kaysa sa Diyos. Sa mga pagkakataon na pinipili nating magkasala kaysa gumawa ng mabuting bagay na tinuturo ni Jesus. Kung siya ang daan, hayaan nating dalin tayo ng Panginoon sa kanyang Ama. Kung siya ang daan, hayaan natin na siya ang magdala sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, merong dalawang panawagan sa atin para sa araw na ito. Una, kung si Jesus ang daan, ano ang sinabi ni Jesus sa pasimula po ng ating ebanghelyo? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Alam natin na sa buhay na ito, ito ay hindi perpektong buhay. Maraming pagkakataon na tayo ay nadadapa. Maraming pagkakataon na tayo ay puno ng pagsubok at problema. Kaya nga minsan tayo ay nababalisa, tayo ay natatakot. Kapag tinanong ko po kayo sa mga oras na ito, ano po ba ang pinakakinakatakutan ninyo sa buhay ninyo ngayon? Marahil ang sasabihin ng ilan, Father, tumataas na naman po ang mga nagkaka-COVID, nakakatakot po. Father, kapag tumataas po ang nagkaka-COVID, nakakatakot po, baka magkaroon na naman ulit ng lockdown, mawala na naman kami ng trabaho. Wala na naman po kaming hanap buhay. Maraming pangamba, maraming takot na bumabagabag sa ating buhay. Pero ano ang panawagan ng Panginoon? Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Dahil ang panawagan niya sa atin, patuloy na magtiwala. Kung siya ang daan, patungo sa Ama. Makakarating lang tayo sa Ama kung nandoon yung ating pagtitiwala sa Kanya. Makakarating lamang tayo sa kaharian ng Diyos kung nandoon yung ating pagtitiwala sa Kanya. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang lahat ng nagtitiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, kailanman hindi niya pababayaan. Sana ho, bukod ho sa takot na pinangangambahan natin, sa mga pagkakataong nababalisa tayo, sana po mas mamutawi yung ating pagtitiwala at paniniwala sa kakayahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malaki ho sana yung ating tiwala kaysa sa mga takot at pangamba sa loob ng ating mga puso. Siya ang daan kung tayo ay tunay na magtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, puno tayo ng pangamba, puno tayo ng takot, puno ng pigati ang ating mga puso, nangungusap ang Panginoon, nangungusap ang mahal na pong Jesus Nazareno sa atin at sinasabing, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin. Pangalawa, sinabi ni Jesus,
na sa bahay o sa tahanan ng kanyang ama, maraming silid na nakalaan para sa lahat. Marahil ang sasabihin ng ilan, yung tahanan ay tila tahanan ng Diyos na maraming kwarto para sa atin. Pero ano ho talaga ang pinapatungkulan nito ng mga salita ni Jesus na ito? Simple lamang, na sa puso ng Ama, laging may puwang ang bawat isa. Sa puso ng Diyos, ikaw ay may lugar. Sa puso ng Diyos, nandoon ka at may puwang ka. No? Dahil ganoon ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, laging ikaw ay may lugar. Di ba ho, minsan, nagiging sanhiya ng ating pagiging balisa at takot sa mga pagkakataon na sasabihan tayong wala ka ng lugar sa buhay ko. Kapag sinabihan ka ng mahal mo sa buhay, wala ka ng puwang sa buhay ko. Di ba puno ito ng takot? Pero ano ho yung panawagan sa atin ni Jesus sa kanyang ebanghelyo? Sa tahanan ng Ama, ikaw ay may lugar. At kung gano'n na lamang ang pagtingin sa atin ng Diyos, magandang tanungin din po yung ating mga sarili. Sa puso po ba natin, may puwang ang mahal na pong Jesus Nazareno? Gaano ho ba kalaki yung lugar ng mahal na pong Jesus Nazareno sa puso natin? Magandang tingnan po yan sa ating mga pang-araw-araw na gawain. May oras pa ba tayo para sa Kanya? O mas maraming oras tayong gumawa ng mga walang makabuluhang bagay? Maka mas maraming oras tayong gumawa ng hindi magagandang bagay? Tapos sasabihin nating may puwang ang Diyos sa puso natin? Dahil kung may puwang, kung may tunay na puwang ang Diyos sa puso natin, nangangahulugan na siya ang prioridad natin sa ating buhay. Mga kapatid, kung siya ang daan patungo sa Ama sa kaharian ng Diyos, dapat maglaan tayo ng lugar sa ating mga puso. Maglaan tayo ng lugar para ang mahal na pong Jesus Nazareno manatili sa ating mga puso. Mga kapatid, puno ng pangamba ang buhay natin. Puno ng takot. Pero anong pahiwatig sa atin sa araw na ito? Nandiyan ang daan. Nandiyan si Jesus. At kung nandiyan si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, panawagan sa atin, magtiwala, maniwala, na hindi niya tayo pababayaan. At kung hindi niya tayo pababayaan, hayaan natin na sa puso natin, magkaroon ng puwang, magkaroon ng lugar, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang ating buhay. Nawa, patuloy tayong manalig, magtiwala, at laging nasa puso natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito tingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagugumilihanan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating na mayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling sa atin ng mga dasal. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian kung saan siya'y naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring nagahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa mala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
kaligtasan na sa'yo, aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking moog at tanggulan. Sa na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanata Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan at ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isang